What's up mga kakinis? Ako nga pala si Ricky Umak at welcome to my YouTube channel. Isa akong VIP mabigat at isa rin akong makabayan. Ito to yan. Ngayon mga kakinis, mga guys, pag-usapan natin kung paano ba i-secured ang VIP mo sa bomb threat. So, bago yan umpisa ng video na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload natin na video. Okay, go, go, go! Yes, sir! Ayun nga mga kakinis mga guys. Ito ang topic natin is yung bomb threat awareness. Paano mo i-secured ang VIP mo sa bomb threat na may nagbanta sa kanya na may bomba. So, ano nga ba ang bomb threat? Ang bomb threat, ito yung mensahe na pinarating sa'yo na isang banta na ito ay pagsabog, malaking mga epekto na mangyayari sa pamahay ng amo mo. So, ito ay isang pananakot pero huwag tong baliwalain dahil ito ay maaring magkatotoo. So una, paano maiwasan ang bomb threat? Bomb threat plans. Bomb threat plans. Mga plano. So ano yung mga primary plans mo? So ibig sabihin nun, the primary goal of a bomb threat plan is to minimize injury to personnel, damage to property to avoid disrupting operation. So yun ang mga bomb threat plans, mga primary bomb threat plan natin kung paano. So ibig sabihin nun, bababawasan yung mga injured or mga casualties. So ito yung mga dapat gawin. So simula natin sa umpisa. Huwag niyong i-skip at para wala kayong makaligtaan, lalo na sa mga VIP bodyguard dyan. So malaking bagay at malaking matutunan kayo dito. Pangalawa, bomb threat call procedures. Bomb threat call procedures. Ibig sabihin nun, the probability is very small of receiving a warning call. We cannot ignore telephone warnings mga guys. Kung nakatanggap tayo ng bomb threat sa mga amo, sa mga VIPs natin, huwag natin tong i-ignore. Huwag natin tong tawanan na oh, ano lang yan, biro lang yan. Kung may mga warning na ganyan, threat na ganyan sa nakarating sa mga amo, huwag niyo siyang baliwalay. Because there have been instances where a threatening call was not hoax. Hindi lahat ng nagbibigay ng threat, so huwag nating baliwalain yon. So nagbibigay pa sila ng mas marami pang informasyon about sa kanilang sarili. Ang reason doon kung bakit nagbigay sila ng mga ganyang bomb threat, isa doon, kaaway o kalaban sa negosyo or mga tauhan niya, driver niya. So hindi maiwasan yun na magbibigay din sa kanya ng mga threat. Paano mo i-communicate? Paano mo i-manifest yung nagba-bomb threat? Yung tumawag sa inyo, tumawag sa amo. So una, may matutunan ka at may maisasuggest ka sa amo mo kung panoorin at pakinggan mo yung mga isasabihin ko. Una, stay calm. Huwag kayong mataranta. Kung tumawag na ang bomb threat caller sa inyo, and do not manifest fear. Huwag kayong magpakita na kayo ay takot. Dahil kung nararamdaman ng caller na kayo ay takot, tuwang-tuwa yan at masaya. Number 2, ilista mo yung oras, i-record mo at yung petsa kung kailan siya tumawag. Malaking mga bagay ito para ma-identify siya at matuntun kung saan ang lugar at bakit niya ginawa. Number 3, try to keep the caller online long enough. Hayaan mo yung caller na tumawag ng matagal at makipagkwentuhan sa'yo ng matagal at para ma-obtain yung further information, para marami ka pa information na makukuha sa kanya. Remember, the more says, the more we learn. The more na mahaba ang pinag-uusapan nyo sa nagbigay ng bomb threat, mas maraming makukuha ang information at matutunan kung paano siya matuntun. Pang-apat,
kung ano ang mga dapat gawin. Record in writing by recorder the exact. Ilista mo or i-record mo. Kung mayroon kang cellphone, i-record mo yung boses niya in a writing by recorder the exact A. Exact word of the caller. Ano yung mga exact na letra o sinasabi niya? Kailangan mong ilista or i-record yun. Attempt to ascertain the location. B, location of the bomb. Kung anong sabihin niya, saan ang bomba, saan nakalagay, at anong type ng bomba, anong type ng device na sinasabi niya. C, what it look like, unexpected time. Ano ang itsura ng device, ng bomba, at kung anong oras ito sasabog. Letter D, detonation. Paano i-detonate? So, doon na tayo tatawag ng mga bomb squad or tatawag na tayo sa mga authority, sa mga kapulis. Panglima. Ano ang panglima? Attempt to determine the sex. Kailangan mo determinahin, alamin kung ano yung pagkatao niya. Lalaki ba? Babae ba? Matanda, bakla, tumboy. Kailangan alamin mo. Isama mo rin sa tickler at sa listahan mo. Ano ang edad niya? Malalaman mo yan sa boses niya. So, i-identify mo rin yung edad niya. And the mental attitude. Ano yung pag-uugali ng isang tao? Pag-uugali ng isang caller? Ito na. Alamin mo, tanungin mo kung bakit niya ginagawa. Ano ang reason niya especially at motibo bakit niya ginawa to. Yun nga ang sinabi ko kanina. Hindi maiwasan yan. Maging kaaway ng amo mo, ng VIP mo, or dating tauhan niya na may galit sa kanya, o driver man yan, o maging tayong bodyguard, mga kasamahan natin na may galit sa kanya. So, hindi maiwasan yon. Pang-anim, i-identify mo kung anong maingay, kung may tumiktilaok man dyan, mayroong nagbabanda dyan, para ma-identify at mabilis malocate kung saan siyang lugar. Yung caller, mayroon tayong clue, mabilis nating matuntun. Pang-pito, i-take note mo rin kung anong mga accent ng pagsasalita niya. Bisaya man siya doon, Lakay man siya na Ilocano, Bicolano man siya, Waray-waray gid. So, kailangan mong i-record, i-take note kung anong mga accent niya, kung saan man siyang lugar, kung sino man siya, para mabilis nating maimbestigahan kung sino man yung tao na yon. Pang-walo, so maaari mo rin sabihin doon sa caller ng bomb threat na kung gagawin niyo po yan, caller, marami pong masasaktan, maraming mamamatay sa ginagawa mo sa pagtanim mo ng bomba. So, yun ang pangwalo. Maraming mamamatay at inosenteng tao. So, bakit mo ginawa yan? Pangsiyam, tanungin mo yung caller, sino po itong tumawag, if ever tumawag siya ulit. Or tanungin nyo ano ang pangalan nyo. Maari siyang magbigay ng impormasyon. Maganda yon kung sakaling magbigay siya o mag-reply siya sa mga tanong mo na yon. Pang-sampo, A, plan. I-notify mo yung mga tao na nakadesignate doon sa mga plano. Mga plano kung paano mabawasan, paano matuntun ang caller. B, do not leave your post or assignment unless instructed by the person in charge. So, if ever nasa amo ka, nasa bahay ka, huwag na huwag mong iwanan ang posting mo kung saan ka naka-deploy, kung AIC ka man, kung in charge ka, kung ikaw yung AIC, kung sa perimeter ka man, huwag mong iwanan yon. If ever. So, close in ka man sa VIP mo, huwag mong iwanan yon. Depende na lang yan kung may instruction galing sa boss, sa amo nyo, sa VIP mo. Panlabin isa, may i-inform mo sa mga authority, sa mga law enforcement na may mga ganitong nangyari na bomb threat. The threat and the organized search should follow. So, hahanapin na nila kung saan ang sinasabi ng caller, saan nakatanim ang bomba, anong oras sasabog to. At ito,
Ito naman, preparation in case of bomb threat. Paano maghanda? Paano mo paghandaan ang VIP mo upang mailigtas siya sa mga bomb na yan? Ang tawag ay bomb threat awareness. Paano mo siya iligtas? Paano mo gawin step by step? Una, take note ha. First, contact immediately the bomb disposable unit. Yun ang mga una at dapat mong gawin bilang isang VIP. Pangalawa, call the fire department. Bakit? If ever sumabog na ang bomba, maandyan yung fire department at maiwasan yung mga casualty and injuries sa mga tao kung sakaling sasabog man. So, maging handa, nandyan ang fire department. Pangatlo, so kung mayroon mang mga gwardiya na kasama nyo sa bahay, pwede nyo silang i-manage o i-establish, magbigay kayo ng procedure. Kung building man yan or bahay ng amo nyo, i-control nyo, i-inspect nyo lahat ng papasok, limitahan yung mga pupuntang mga deliver, huwag nyo munang papasukin, or i-check nyo yung mga packages na papasok, i-control nyo. Kailangan kontrolado ang papasok at palabas ng bahay o establishmento. Pang-apat, so kailangan kilala nyo or hindi nyo man kilala, hingian nyo ng mga identification card, bakit pupunta, bakit ganito. So kailangan kontrolado pa rin ang mga papasok sa loob ng establishmento or sa loob ng bahay ng amo nyo. So ito pa, pang-lima, so i-advise nyo si VIP or sino mga pamilya na doon, mga yaya, na lumabas na sa loob ng bahay o sa establishmento at lumayo ng 300 feet away sa lugar na mayroong sinasabing bomba. At pang-anim, sabihan natin yung boss or administrator ng building natin, the personnel assist the bomb search. So kailangan mga gwardiya, kung sino man, OIC, administrator, i-assist natin sila kung saan ang tinutukoy ng caller, kung saan nakalagay ang bomba. Pang-pito, never allow anybody to get inside the building. Huwag niyong payagan na pumasok sa loob ng bahay o building ang kung sino man. Katulong man yan, anak man ng boss mo o mismong boss mo, unless kung nag-declared na ang bomb disposal unit na safe na at pwede nang pumasok. At ito pa, what precautionary measures to take against bomb threat incidents? So ano ang mga precautionary measures mo? So meant to say, advise the admin or the owner of the building or establishment or yung amo mo na dapat direct the security guards to implement security measures, maximum security, so as to prevent unauthorized personnel and suspicious from entering the premises. So, directly advise na dapat i-advise sa mga security guards natin na magkano sila ng security measures and maximum security, na huwag na papasukin ang mga unauthorized, mga hindi kilala sa loob ng premises. Kung ano man yan, mga delivery man yan, mga grab, kung ano-ano. So, babawasan yun. Pangalawa, all personnels should be advised to be on alert. Kailangan i-advise ang mga lahat ng personnel, lahat ng empleyado, also lalo na sa mga VIP bodyguards na maging alerto. Yaya man yan, driver, and report immediately. So kung mayroong nakitang kainainala, yung mga yayan, yung mga nakabalot na parang basura, mga bag, kung sino makakita, immediately report agad sa mga disposable unit, bomb disposal unit, para ma-identify nila at mabilis nilang malocate kung saan ang bomba at kung saan ito nakalagay. Pangatlo, alam nyo, yung mga tinatawag na fire drills. I-advise nyo bilang isang VIP ka, ikaw ang in charge, ikaw ang may alam, i-advise nyo yung amo nyo, boss, kailangan nating mag-conduct
ng drills. Mag-fire drills tayo. If ever sumabog man ang bomba, lagi tayong handa. Naunahan na natin sila. So, advice ko, gumawa kayo ng, mag-conduct kayo ng fire drills, at dapat i-organize ang lahat ng mga empleyado at lahat ng occupants sa building man o sa bahay o establishmento for the assignment of duties. Kung ano yung mga duties, orderly movement during emergencies. Kung ano yung mga movement at mga assignment na binigay sa kanila during fire drills, yun din ang gawin nyo ngayon na mayroong bomb threat. Hindi basta-basta at napaka-delikado. Kailangan maging alerto. Pang-apat, take note. Ito ang huwag kalimutan. Above all, do not panic. Do not panic. Maraming namamatay sa salitang panic, mga kabaro, mga kaginis. So, above all, huwag kayong magpanic. Relax, kalma lang kayo, huwag kayong matakot. At sundin nyo kung ano itong mga sinasabi ko, mga rules na ito, mga regulations, mga protocol na to, bomb threat awareness sa mga VIP nyo. Malaking bagay at makatulong to sa inyo. Okay? Let's move on. Question to ask during bomb threat. Ano yung mga tanong na pwede mong itanong sa caller? Question to ask during bomb threat. Ano yung mga maaaring mong itanong doon sa caller? One, take note. Kailan sasabog ang bomba? Number two, saan ang bomba ngayon nakalagay? Pangatlo, ano ang itsura nito? Pang-apat, anong klaseng bomba ito? Kasi maraming klase ang bomba. Pang-lima, anong mangyayari kung ito ay sasabog? Siyempre, maraming mamamatay. Maraming may injured. Magkakaroon ng sunog. Pang-anim, nailagay mo na ba ang bomba? Yun ang tanong. Pang-pito, why? Bakit? Pang-walo, what is your address? Maaring maibigay niya sa walo na yan, kahit ilan ang may sagot niya, malaking tulong yan para maibigay natin sa mga disposable unit, bomb disposable unit, at maimbestigahan nila, mabilis lang nila malocate, mabilis lang nila matrace. So, yan ang tinatawag na question, tanong. Kung may tumatawag, mga tanong, take note nyo sa tickler nyo during bomb threat. Kung sakaling may tumawag sa inyo, nag-bomb threat sa mga amo, mga VIP nyo, yan ang gamitin nyo. Ito pa, caller's voice. Ano ba ang boses na tumawag sa inyo na nagbigay ng bomb threat? Ito malaking bagay din to. Take note. Kalmado, number one. Raspy and angry. Kalmado, galit. Dalawa, excited. Sobrang excited, magaslaw. Yun ang mga callers' voice. Mga boses niya. So, mabagal. Pangatlo, clearing throat. Deep. Minsan, mahina. Mahinihin. Pangapat, rapid. Deep breathing, mabilis, parang nag-aagaw ng hininga. Yan ang mga boses ng mga tumatawag ng mga nagbibigay ng bomb threat. Panglima, soft, loud, distinguished. So, mahinahon, maalumanay, pero malakas. Panganim, cracking voice, and familiar. So, familiar mo yung boses, tapos medyo paos. Yun, i-tickler mo kung ano yung, anong klase siya doon sa mga boses na yun. Pangpito, laughter and accent. Minsan, parang baliw, tumatawa, tapos may accent. So, take note mo yun, kung ganun ba siya. Pangwalo, normal and slurred. Normal ang boses niya. Aside from the 7 na yun. So, take note nyo kung alin siya doon. Caller voice. Para ma-identify nyo, at kung na-take note nyo, pwede na maaari nyo ibigay sa mga bomb disposable unit, sa mga police, at kung lahat na yon
na isulat at nasunod mo yung mga precautionary, mga bomb threat awareness na to, kung nasundan mo, malaking bagay ito sa inyo at mabigyan kayo ng amo nyo ng parangal. Yes, nagawa nyo na isecured ang buhay ng amo at ng boss nyo na ilayo sa kapahamakan, ilayo sa mga bomb threat at hindi ito maiiwasan. So yun mga kabaro, mga kakinis, narinig nyo kung ano yung mga bomb identification, bomb threat awareness and bomb search procedure. Narinig nyo at malaking bagay ito sa katulad ko na isang VIP bodyguard na naglilingkod. So sana may natutunan kayo sa mga bago kong mga upload na videos at huwag nyo kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na videos mayroon pa kayong mga matutunan kung paano paghandaan, paano, ano ang mga procedures, ano yung mga precautionary, ano yung mga plano, bomb threat plans, ano yung mga bomb threat call procedures, ano yung mga bomb threat precautionary, ano yung paghahanda, paano ang gagawin, step by step. Kung masundan nyo to, malaking bagay ito sa inyo at malaking bagay na makaligtas kayo ng tao. Bukod sa amo mo, makaligtas pa kayo ng mas marami pang tao. Take note, ito ang wag na wag kalimutan pag dumating sa ganitong sitwasyon. Above all, do not panic. Yun lang mga kinis at mga kabaro. Maraming salamat po sa panonood at huwag niyo kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para may notify kayo sa mga bagong upload ko na videos. Yun lang, maraming salamat po and God bless us all. Go, go, go! Yes, sir!